Yo, what's good mga kapatid? Kamusta? Bale, napag-desisyonan ko na. Ito na lang siguro yung last na upload natin dito sa version 2, okay? So, itong laban natin o anong kailangan gawin para manalo sa God Reptile. So, meron pa sana ako ditong ibang video natin para sa double bug, animon, etc. Pero may madami na din tayong na-upload na ganon. So, panoorin nyo na lamang. So dito, pagdating sa God Reptile, yung chance of winning natin, syempre, 40% lang talaga kasi malakas talaga yung God Reptile. Except kung mapatay mo agad yung plant niya or manotor mo yung meat, tapos nakapag-save ka ng energy. Or dapat buhay pa yung bug mo sa gitna. So dapat makapag-deal pa siya ng damage doon sa God Rep bago kayo mapunta sa 1v1. Yun talaga, matas yung win rate natin dito. So, kaya meron tayo ditong video na kung saan may kasama natin yung bag natin, syempre, tapos yung ginagamit natin ngayong mech. So dito sa mech, mga kapatid, ang winning chance natin dito medyo mas lumaki, no, kaysa dun sa bag. Sabihin na natin nasa 55% siguro. So hindi na siya 50%, okay? So medyo may chance talaga. So ganun pa man, panoorin na lamang natin to para makita nyo, para malaman din ninyo. So ano pa, okay, so game 1 natin, pinili ko, kumuha ko sa lumang video natin sa gamit yung bug natin para sa mga bug user din, at kalahati nito ay sa mech. Okay, so dito ginamit ni rush natin, no. So okay lang kahit malaki na tayo diyan. Kestrel, scarab, tapos gagamitin natin syempre yung scarab ay wooden stab. So yun, kailangan ang plant nyo meron ding damage. So parang katulong nyo din talaga. So, nagpass kami dyan pareho. Pero kita nyo naman yung ano natin, yung plant natin, dinadep pa natin para sa beast niya. Pero napilit na siya gumamit dito sa God Reptile na dapat, hindi dapat yung ginagawa. Pero okay lang yun, goods pa rin. So, nagoda pa rin tayo pala, no, na isa. So, dito pwede na natin ibigay or pwede natin patayin yung beast. So, siguro okay lang kung nagpass kayo dito, okay lang na hindi. So pinatay natin siya, same pa rin, mapapatay pa rin yung plant natin. So goods, so dito nagpass siya. So ang ginawa natin yan lang. So ito yung hinihintay natin na moment. Kailangan pagdating sa 1v1, mabawasan mo yung God Reptile. So may mali pa nga tayo dito kasi di ko napansin na yung God Reptile niya pala champ yung gamit, hindi Kotaro. So yun, mali yun, dapat pala anesthetic bait una. Okay, so nasayang pa yun. Malaking damage pa naman sana yung scarab dyan. Pero okay lang. So dahil mayroon tayong 2 energy, nireserve na natin siya. Nireserve na natin siya. Okay, nagtira tayo ng isang energy dyan. Tapos mamamatay na yung bug natin. So ganun pa man, dahil naglastan tayo, nagkaroon tayo ng oras para magpass, pero sinabayan niya yung pass natin. So dito akala niya atake tayo, nagpass din tayo. So mas lamang tayo sa pag-save ng energy kumpara sa kanya, pati sa cards. So ayun na, 1v1, dahil naka-champ siya, dinisable natin. Tapos yun, itong mas magandang combo dito talaga, yung double champ tapos headshot. So yun yung gagawin natin. Kahit hindi naman yung ano, kahit yung horn part niya yung may reflect, same lang. Same lang yung gagawin nyo dito. So dito muntikan pa nga tayong mamatay. Sayang wala ng double champ, pero ito na lang ginamit natin. Sure ball na panalo tayo dito. So tingnan natin dito sa game to, mga kapatid. Alright, so game to natin. So ito, may reflect na yung horn part niya, okay? So nagpa siya dyan. Tayo naman, ginamit na natin yung 3 energy sa disable, sir, para mas dumami yung draw card sa plant natin tapos sa bug. Okay, so nagpass pa rin siya dyan. So boy, dito na nakuha na natin yung unang kailangan gawin. So pangalawa, nagtaka ako dyan ba't di siya umatake. So kung makikita nyo, wala palang draw yung mech niya. So manunotor natin yan round 4, diba? So malas yung kalaban natin dito, so wala tayong magagawa niyan. So dito kailangan na lang natin magpass para sa energy tapos sa draw cards. Okay, so hindi nga pa napatay, meron pa tayo magpass. Pero di tayo nagpass dito, no. Pero mas maganda kung magpass na lang talaga. Okay lang yun, mas pass dito dapat. Pero the good naman kasi
yun, nakapag-describe tayo. Kaso, yun, mababawasan na din yung bag natin. So, yun yung magiging kapalit. So, okay lang yun. So, dito at inubos lang natin yung 3 energy para sa bag. So, sana buhay pa siya. Okay, so, buhay pa. So, sa tingin ko, makakapag-deal pa tayo dito at pwede na tayong mamatay din. Tapos, ang importante, kunin natin yung card. Okay, kasi isa yun sa mga strength ng God Reptile yung card nila. So, dito, madaming tayong energy, 5. So, yun lang gagawin natin. Pero mali pa yung ginawa ko dito, kung titingnan nyo. Mali yan, dapat hot bat, double jump, headshot. Okay, so may natira pang 4, di ba? So, siguro kung hindi ganun yung combo natin, patay na siya dun. So, aabuti pa tayo ng round 10, mga kapatid. So, yun. Round 10, tinapos natin yung laban. So, check natin sa mech. Okay, so, game 3. Makikita nyo dito na mas madali talaga manalo sa God Reptile pag mech yung gamit natin. Pero, okay lang naman dun sa bug. So, round 1, nagpas kami pareho. Round 2, ginamit natin, rush tayo. Ano? So, ang kinaganda naman dito sa atin, pabor sa atin do kasi double plant siya eh. Pero, syempre, bilang na yung card. So, mamaya kailangan mag-dip tayo ng lahat. Mag-dip muna talaga kasi kailangan natin yung card ng mech eh. So, alam nyo na, pag nadami tayong nagamit sa mech, kukulangin tayo. So, katulad, nagpas tayo dun sa round 3, nagpas pa siya, nagpas din ako. Kasi ang nasa isip ko dyan, okay lang, ibigay ko na yung plant, madraw ko lang yung ano talaga, yung mech. Pero, parang minain tricks ko siya, na siguro isipin niya na hindi na tayo titira dun. So, sasamantalay na natin siya, plus gagamitin natin yung silbi ng plant natin, kasi may damage din naman to eh. So, sana buhay pa siya dyan. Yun, so bumalik yung energy. Tapos nakapag ano pa tayo, no? Na-no-turn tayo dito, mga kapatid, sayang, no? Pero okay lang, nabawasan naman din natin siya ng 2 tira. So dito, pili tayo magpatagos, piling hindi. So ang ginawa natin, Goda. Tapos yan. So nag-last stand siya. Tapos nakapag, ano siya, Kotaro siya ng 2. So meron siya ngayon na 4 na energy. So goods lang yon. Ito yung sinasabi ko, kukulangin na sa cards yung mech natin kasi nga madami na tayong nagamit sa kanya. Pero ang maganda naman dito dahil yun, nabawasan na natin siya, no, bago siya mamatay. Kaso may natira pang kaunti. So ginamit na natin siya kasi sayang naman eh. So ayun, nakapag-load pa tayo. Pero bumalik lang yung energy niya. So 1v1. Tingnan nyo yung HP ng kalaban natin. Napakaliit na. Diba? So, yun lang talagang kailangan gawin, mga kapatid, para manalo sa God Reptile. Dahil kung hindi, wala. Mahirap kalaban yung God Reptile. So, dito naman tayo sa game 4. Okay? So, iba naman yung plant natin dito, no? Yung may cat tail. So, okay lang yun. So, hindi siya nag-pass. Gumamit siya ng 2 energy. Tayo naman inubos natin. Tapos nagoda natin yung isang inyong energy. So lamang tayo dito sa standing, mga kapatid. Okay, mas madami pa yung buhay yung plot natin. So nagpa siya dyan. Kasi hindi niya naman tayo kayang patayin. Pero ninakaw natin. Tapos nakapag-draw pa tayo. So dito, same lang. Lalaruin nyo lang. So ito lang yung pangit naman sa ginawa ko. Ginamit ko yung heal. Meron siyang scarab. Diba? So, wala. Nagsayang ako ng isang energy doon. Pero, maganda naman, nakapag-draw at napitas natin yung plant niya. Tapos, yung aqua niya, titira sa plant. So, ngayon, ginamit ko na yung card ko sa mech dahil next round, hindi na natin siya mapapakinabangan pa. Kaya na siyang patayin ng aqua na yan. Okay? Tapos, yun. Dahil nagamit natin yung damage sa mech natin, kaya na natin sigurong 1 energy yung aqua niya. Pero, yun nga, kinounter ko yung ano niya, nasa isip niya, na para ibibigay niya na yan eh. Kasi yung style ng God Reptile, pag nasa gitna, halos binibigay niya na talaga nila. So, naisip ko yun. Kaya yun, naka-pre tayo, di ba? Pre-patay natin. So, dito naman, ang nasa isip niya naman, titira pa tayo sa mech. Eh, meron siyang reflex. So, mapapatay lang din yung mech natin. So, hindi ko siya ginamit. Sinamantala ko lang.
Yun nga yung sinasabi ko na pagdating sa 1v1, kailangan hati na siya. So, yun. Nasayang yung energy niya dun sa mech. Kasi kung ginamit ko yung mech, magpapatago siya sa akin. So, yun. Na-disappoint siya. So, nag-surrender. Okay, so, game 5. So, sana nakuha nyo, no? Para dun sa mga nahihirapan. Pero so yung mga kayang-kaya ng God Reptile, okay lang naman yun. I-comment nyo kung meron kayong suggestions o mali na ginawa ko para mabasa din ng mga ibang player. Nagpasa dyan, okay lang. Nag-knockout tayo, tapos nag-heal. So lamang pa rin siya sa standing, okay? Pero mas madami tayong energy. So dito, hindi na tayo papayag na hindi natin mapitas yung ano yun. Kasi lugi tayo sa Aqua mamaya. Pero yun, nag-cut tail siya. So mas madami siyang na-draw. So medyo lamang na siya sa sitwasyon niya. Pero yung energy niya naman medyo kukulangin. So dito, kung titingnan nyo, naglagay pa ako. Nagbabaka sakali lang ako na wala na siyang card. Pero pag meron man, wala akong magagawa. Diba? Pero paano yan? Yung risk ko, solid naman yung decision ko dyan. Kasi tingnan nyo, may natira pang kaunti. So napatay pa natin siya. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung gagawin nyo yun. Kasi delikado talaga yun sa ako. So dahil nauna tayo, yung gagawin natin, yung ginawa natin kanina. So hindi natin gagamitin yung mech kasi nga magre-reflect lang. So yun. Pagdating sa 1v1, hati na yung buhay niya. I mean, malapit sa kalahati, yun. So meron pa tayong isang energy. So dito, dahil wala naman tayong champ, kailangan natin disabled. Kailangan din natin mag-dep. So yun yung, wala akong choice kaya ginawa ko yun. Pero may available na champ, gagamitin natin yung champ. So yun na, dahil kapag disable na tayo, yan lang yung ginawa natin, hindi na natin ginamit yung hotbot, okay? Kasi nga, magre-reflect lang din. Buti naman, tama yung desisyon ko dyan. So may natira pang napakaliit mga kapatid. So dito, hindi na talaga lumabas yung champ, wala na akong choice. Kaya nyo, boost na 50-50, bahala na kung manalo o hindi. Pero buti naman, nanalo pa tayo ng round 9. Okay, so dito na tayo mga kapatid sa game 6 natin. Pwede nyo panoorin yung mga lumang video ko sa God Reptile. Sa tingin ko mas maganda ata yun. At gamit natin yung bag natin dun. So round 1 nagpass tayo. Tapos nagdep tayo sa round 2. Kasi bitin naman yung energy niya. So hindi niya mapamatay yan. Plus nakapag heal tayo. Tapos nakapag damage pa tayo dun. Nakaligtas pa tayo sa cattail niya. So lamang siya sa energy, 3 energy siya, pero nagpa siya, okay? Pa siya, tayo naman, tamang ganyan lang. Magpa siya, okay lang. Pag hindi, sure ball pa rin patay. So dito, dahil may lumabas na carrot hammer, gamitin na natin yan. Kung magpa siya pa dyan, okay lang naman kasi mataas naman yung damage ng carrot hammer sa aqua. Pero yun, no turn tayo. Tama. So dito, same lang. Medyo delikado yung sitwasyon natin, pero iniisip lang natin na madami na siyang ginamit na card dun sa plant kanina. So baka kulang na siya sa card. So yun yung nasa isip ko. So maganda naman kasi nagkataon. Tapos parang sobra pa nga yung ano natin yung damage. Sakto lang. So nagkotaro siya. Okay. So wala pang damage yung ano niya. Wala pang damage. So no twist tayo. Ginamit natin yan. Nagreflect lang. Tapos mapapatay yung ano natin, yung mech. So iwasan nyo nung ganito ha, iwasan nyo. Kailangan makapag-deal talaga yung mech. So dito, gagawin natin, di-disable natin yung horn. Tapos gagamitin natin yung range power ng disable sword, yung Kestrel. Para hindi na mag-reflect, okay? Plus yung Bind Dagger, syempre range siya. So hindi tayo magre-reflect. So ito yung sinasabi kong lugi talaga tayo pagdating sa 1v1 sa God Reptile. Kailangan mabawasan na talaga siya bago mag 1v1. Okay, so walang na-reflect mga kapatid, okay? Walang na-reflect. So buti na lang buhay pa talaga. So ngayon, yun ang gagawin natin para hindi mag-reflect kasi lugi tayo eh. So buti na lang na-chambam pa natin siya mga kapatid. So panalo pa tayo. Yeah!
Okay, so dito na tayo sa last game natin mga kapatid. So hindi siya God Reptile na pure, pero sinama ko na, tapos gamit natin yung bag dito. Okay, so para sulit yung panunod nyo. So round 1 nagpas kami, same 2, ginamit ko na yung disable sor ko. Alam mo kung mech yung gamit nyo, kahit hindi na umatake yung disable sor, kayang-kayang patayin yung plant talaga, as easy. So dito discard lang talaga yung pambawi natin. Okay, so lamang tayo, lamang siya sa energy to, energy lang tayo. So ginawa natin, nag-bind dagger tayo. Kahit hindi naman nga, okay lang din. Nag-gain siya ng 2 energy, matake, crit, at nag-gain ulit. So napaka unfair talaga mga kapatid. Pero okay lang, 3 energy tayo, tapos kukulangin tayo sa cards. Dahil nga, ginamit natin yung disable sword kanina sa plant niya. So patay yung plant natin. Buti nila isang card lang yung ano niya, no? Lakas mag-crit. So yun. So kaka-discard natin, lamang na tayo sa card. Siya naman, madaming energy, so binigay niya na yung ano niya. Ang discard, inuna natin yung discard. So dito, mas mabilis yung reptile niya. So dihado yung bag natin mga kapatid. Buti na lang nag-last stand at na-apply pa natin yung ano niya, Scarab. So pagdating sa white boy, yun, swerte tayo doon, nag-crit tayo, kalahati na yung buhay niya, diba? So sinamantala ko na. Okay, pero okay lang mag-pass kayo doon. Mas maganda siguro kung mag-pass kayo. So di tayo nag-pass. Tapos yun, patagos-tagos lang tayo. Round 9, sure ball na yan. Si buhay pa. So yun. So ayun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, syempre, at mag-subscribe. So kita-kits tayo sa susunod nating video. Excited na ako sa Origin. Okay, sabay-sabay tayo mga pre. Let's go!